nakikinig sa Target On Air. Target On Air. Nako, mukhang welcome po sa binuong Quad Committee. At kayo na pa nga kami interesadong makausap, mga kaibigan, si NBI Director Santiago, mga kaibigan. Kumbaga maging ang NBI and Department of Justice. Nakaantabay na sa pagdating po ni Alice Goo. Pero kung ang tatanungin po ang binuong Quad Committee, para bang welcome development po sa kanila doon sa pagkaka-aresto kay dating Banban Mayor. Ito po si Alice Goo dyan sa Indonesia. Ang paliwanag po dyan ni Manila Congressman na Bienvenido Abante na siya po yung chairman ng Committee on Human Rights na isa po dun sa bumuo. Kumbaga pinag-isa na lang to. Itong Quad Committee na to, kung di ako nagkakamali, isa po dun sa iimbitahan yung dating General Manager po ng PCSO, yung retired colonel na si Ruyina Garma. Kumbaga kasama po siya doon sa iimbitahan at doon sa Quad Committee. Ngayon, ang paliwanag po dyan ni Congressman Benny Abante na siya po yung tumatay yung chairman ng Committee on Human Rights na isa po doon sa bumuo ng Quad Committee na ang plano po nila, kumbaga iimbitahan siguro doon sa kanilang susunod na pagdinig. Nako, maganda po yun. Kumbaga kung siya ay lulutang doon sa Quad Committee, malaki po yung maitutulong niya, kumbaga yung participation niya dito po sa tinatalakay sa Quad Committee regarding po doon sa operation po ng POGO. Kaya ang paniwala po dito ni Surigao del Norte, Second District Congressman Robert H. Barbers. Diba siya yung pinaka-overall chairman ng Quad Committee. Natural, siyempre, malaki po yung maiaambag po ni Alice Goo kung magsasalita po siya at magsasabi po ng pawang katotohanan. Ngayon, ang Committee on Public Order and Safety naman ng chairman na si Congressman Dan Fernandez, mga kaibigan, walang alam itong siko dun sa operation po ng Philippine Offshore and Gaming Operators of Pogo Hub. Ayan po sa Bamban, Tarlac. Kaya antabay po tayo kapag na-turn over na po dito sa Pilipinas. At siguro sa next na hearing ng Quad Committee, siya na po yung isasalang. Sana magsalita na, magsabi na po ng katotohanan at malaman ano ba naging epekto. Siyempre, number one po, kumbaga, talagang nalaman po ng taong bayan yung naging implikasyon nitong illegal na operation po ng POGO. Ay pinakamalalim. Sino ba nasa likod? Sino padrino? Sana'y lumutang doon sa susunod na Quad Committee, ha? Subukan nga nating tawagan ngayon si Congressman Asa Barbers. Siya po yung tumatay yung overall chairman ng Quad Committee, ha? Pagbalik po natin, ha? Kayo'y nakikinig sa Target On Air. Target On Air.